ang pinakabatang naging awardee ng FAMAS Best Supporting Actress. Yan ay walang iba kundi ang Filipina actress na si HILDA KORONEL. Sa edad na 13, nakuha niya ang FAMAS Best Supporting Actress Award noong 1970, sa pelikulang Santiago ni Lino Brocka. Ito rin ang kauna-unahan niyang big role sa isang pelikula. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Susan Reid na mas kilala sa kanyang screen name na HILDA KORONEL ay ipinanganak noon January 17, 1957. Ang kanyang ina ay isang Filipina, at ang kanyang ama naman ay isang Amerikanong sundalo sa Clark Air Base. Siya ay nag-aral ng sekundarya sa Maynila Central University o MCU, at nakatapos ng International Studies sa Maynila College na ngayon ay Miriam College na. Si HILDA ay 13 taon gulang nang pumasok siya sa Philippine show business. Ayon kay HILDA ay hindi niya pinangarap maging isang artista noon, dahil siya ay ubod ng mahiyain. Pero ito ay gusto ng kanyang pamilya, sapagkat ang pag-aartista ay maaring maging daan upang maiangat ang kanilang pamumuhay. Dagdag pa dito, ay palaging sinasabi ng mga tao na si HILDA ay magandang babae at pwedeng maging artista balang araw. Kahit sa murang edad ay nagpakita siya ng talento sa pag-arte. Ipinareha siya sa mga aktor na sila Ed Finlan, Walter Navarro, Tirso Cruz III at Jay Ilagan. Kalaunan ay napansin siya ng batikang director na si Lino Brocka, at isinama siya sa weekly drama show na HILDA. Matapos nito ay nakasama siya sa pelikulang Santiago, kung saan ay nakuha ang Best Supporting Award mula sa FAMAS. Ayon sa director na si Lino Brocka, si HILDA ay nababagay sa drama, at ito na nga ang tinahak na landas ng aktres mula noon. Noong 1975, nakuha ni HILDA ang lead role sa pelikulang Maynila sa mga kuko ng liwanag, kung saan ay nakatambal niya ang baguhan na si Bembol Roco. Ang pelikulang ito ay humakot ng award sa FAMAS, at dito ay nanominate siya bilang Best Actress. Nang sumunod na taon, pinagbidahan naman ni HILDA ang pelikulang Insiang. Muli, ay nanominate siya dito bilang Best Actress sa FAMAS. At nanalo ng Best Actress mula sa Film Festival. Nagpatuloy ang pagsikat ng aktres at paggawa ng mga di malilimutang pelikula. Ilan pa sa kanyang mga naging pagganap ay sa pelikulang Tinimbang Ka Ngunit Kulang noon 1974. Kung Mangarap Ka't Magising noon 1977. Angela Mercado noon 1980. PX at Gaano Kadalas Ang Minsan. Noon 1982. Sana Bukas Pa Ang Kahapon noon 1983. Working Girls noon 1984. Beloved noon 1985. Babangon Ako't Dudurugin Kita noon 1989. Crying Ladies noon 2003. At marami pang iba. Si HILDA KORONEL ay lumabas sa mahigit 45 pelikula. Siya ay nakakuha ng 3 major awards at nanominate ng 11 beses sa mga prestigious award bodies sa Pilipinas. Sa kanyang mahigit 50 taon sa mundo ng showbiz, inalala ni HILDA ang 3 henerasyon ng mga tao na nakapanood ng kanyang mga pelikula at natuto mula dito. Ang ilan sa kanyang mga pelikula ay ginagamit pa sa mga eskwelahan upang pag-aralan. Magpasa hanggang ngayon, ang mga ito ay ipinalalabas pa rin sa mga local channels at maging sa abroad. Maging ang mga kabataan ngayon ay nakikilala ang award-winning actress dahil ang mga magulang at mga lolo at lola ng mga ito ay naging paboritong aktres si HILDA KORONEL noon. Ang pagkilala na ito sa aktres ay lubos na pinagpapasalamat ni HILDA at naa-appreciate ang pagmamahal ng kanyang mga tagahanga sa kanya.
Noong 2018, ang pelikulang Maynila, sa mga kuko ng liwanag ay napabilang sa listahan ng greatest films from around the world ng The Criterion Collection. Ito ay isang video distribution company na nakabase sa New York City sa Amerika. Samantalang ang pelikula naman na Insiang, ay ang unang Filipino film na ipinalabas sa Director's Fortnight ng prestihiyosong Cannes Film Festival noong 1978. Ilan sa kanyang pelikula ay ipinalalabas na rin sa Netflix simula noong 2014. Si Hilda Coronel ay huling napanood sa big screen sa pelikulang The Mistress ni Olivia Lamasen noong 2013. Dito ay nanalo siya ng Best Supporting Actress mula sa Luna Awards. Noong 1980, si Hilda ay unang nagpakasal sa aktor na si Jay Ilagan. Ang kanilang kasal ay tumagal ng 12 taon at naghiwalay noong taon 1992. Noong taon 2000 ay muling nagpakasal ang aktres na si Hilda Coronel sa isang Phil-American businessman na si Ralph Moore. At simula taon 2006, ay nanirahan na sila sa California sa Estados Unidos. Siya ay mayroon 6 na anak, sila Karen Patricia, Ixer Valeri, Leona Polo, Clara Isabel, Martina Gabriel at Diego Sebastian. Hindi na aktibo sa showbiz ang aktres ngayon. Siya ay busy sa pangangalaga sa kanyang asawa at pamilya. Nalilibang din siya sa pag-aalaga ng kanyang mga pets at paghahardin. Ayon kay Hilda, paborito din daw niya ang mag-travel sa iba't ibang lugar na hindi pa niya nararating. Pero ang kanyang labis na ninanais ay ang makasama ang kanyang mga anak at apo kahit isang beses man lang sa isang taon. Dahil ang kanyang mga anak ay nakatira malalayo sa kanya, meron na sa New Zealand, Singapore, Minnesota at Manila. Kaya naman hindi sila palaging nagkakasama. Nang tanungin ang aktres kung namimiss niya ang pag-arte sa pelikula, ang sagot nito ay minsan namimiss niya pero hindi gaano. Marami daw siyang natatanggap na offers upang bumalik sa pag-arte, subalit siya ay nagdadalawang isip. Ayon sa kanya, ayaw na niya ng roles na kinakailangan niyang umiyak sa buong pelikula, siya daw ay tumatanda na at mas priority na niya ngayon ang kanyang kalusugan. Pero hindi niya sinasarado ang kanyang pinto sa showbiz, kung magkakaroon ng isang magandang role na kanyang magugustuhan ay maaari pa rin naman daw siyang muling umarte sa harap ng kamera. Ayon pa sa aktres ay mahal niya ang pag-arte at ito ay kanyang passion. Pero hindi niya gusto ang business side ng industriya. Hindi rin niya hinihiling na maging artista ang sino man sa kanyang mga anak o apo. Mas gusto niyang makatapos ang mga ito ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Para sa kanya, ang showbiz ay hard work. Kung hindi ka matibay ay hindi ka tatagal. Ayon pa sa kanya, ang pagiging aktres ay hindi permanente at bihira ang artistang tumatagal hanggang pagtanda. Napakaraming magagandang artista, subalit ang kagandahan ay hindi sapat upang maging isang sikat at magaling na aktres. Isa sa kanyang apo ang nagnais pumasok sa showbiz noon, pero ito ay hindi niya pinayagan. Imbes ay pinursigin niya na ito ay magtapos ng pag-aaral. Ang paninirahan ni Hilda at ng kanyang pamilya sa Estados Unidos ay isa rin naging hamon sa aktres. Lalo na ang adjustment periods. Pero masasabi niya na ang bahagi ng buhay niya ngayon ay ang bahaging siya ay naging pinakamasaya. Ang kanyang naiambag sa industriya ng pelikula sa Pilipinas ay hindi matatawaran. Marami siyang na-inspire at napaiyak sa kanyang husay sa pagganap ng mga roles sa pelikula. Siya rin ay naging inspirasyon ng mga sumunod na henerasyon ng mga aktres at naging idolo ng maraming tagahanga. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Hilda Coronel at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.